Naging mainit ang sitwasyon kaninang umaga sa labas ng tanggapan ng Palawan Provincial DepEd nang subukin ng media na makapanayam ang suspendidong Schools Division Superintendent na si Dr. Natividad Bayubay. Pero hindi pinayagang makapasok ang media. Dumating sa lungsod nitong Martes, January 5, 2021 si Bayubay at pumasok agad sa opisina nang hindi dumaan sa mandatory quarantine. Pasado alas 11 naman ng umaga ngayong araw nang dumating ang Provincial Incident Management Team para sunduin at isailalim sa quarantine si Bayubay. Halos isang oras na ay hindi pa lumalabas si Bayubay, kaya pati ang Puerto Princesa Incident Management Team ay tumungo na rin sa lugar. Siniguro naman ng mga otoridad na walang makakalapit sa opisyal at nagbabala sila na iko-quarantine din ang magkakaroon ng direktang contact dito. Pero wag na po kayong lumapit. Ang makikita po namin masyadong malapit sa kanya, bibitbitin namin kaagad sa quarantine facility. Okay po? Pasado alas 12 ng tanghali nang lumabas si Bayubay sa opisina. Nakasuot ito ng personal protective equipment habang nasa gitna ng dalawang medical frontliner at agad itong isinakay sa ambulansya. Nabahala naman ang Puerto Princesa City IMT dahil nasa lungsod ang opisina ng Provincial DepEd. Hindi umano nakipag-ugnayan sa kanila ang opisyal dahil sakay ito ng pribadong eroplano. Kaya nang makarating sa kanila ang impormasyon, ay agad silang nakipag-ugnayan sa PDRRMO Palawan. And upon verification po dun sa individual na yon, ay nalaman namin talaga na true din yung nangyari at pumasok na po siya pagdating nun, pumunta na sa opisina. Nag-opisina na siya. So upon learning that, i-info namin yung PDRRMO, yung kabila nating mga kasama sa province side na may certain ganitong individual at paki-verify na lang nila. At kung alam nila yon, kakisabi na lang uli kung ano na yung mga nangyari sa kanya, no? Kinwestiyon naman ng marami kung bakit pumapasok pa si Bayubay kahit suspendido siya simula pa noong December 4, 2020 base sa ibinabang suspension order ng DepEd National. Guilty umano si Bayubay sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa procurement payment at liquidation of special cash advance sa utilized maintenance, operating and other expenses o MOOE na nagkakahalaga ng 13,224,842 pesos. Paglabag sa RA number 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices at Civil Service Law. Grave misconduct, conduct prejudicial to the best interests of service, gross neglect of duty and violation of reasonable office rules and regulations. Dahil sa pangunguna nito sa webinar tungkol sa mental health, nananingil pa ng bayad na nagkakahalaga ng 2,000 piso sa bawat partisipante. At ang gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interests of service dahil sa pagsasagawa ng capacity building activities na may registration fee na 4,500 bawat isa. Nakapagbayad umano ang karamihan sa mga partisipante pero hindi nakatanggap ng refund dahil nakansela ang naturang seminar. Bukas naman ang Alpha News Philippines sa panig ni Dr. Natividad Bayubay. Ben Ortega, Alpha News Philippines.